Magandang umaga po sa inyo lahat. May mga nagtatanong sa atin hinggil sa kung ano ang sabi ng Panginoon sa organisasyon sa iglesia. Kaya po minabuti natin na ating pong talakayin ang paksang ito sa segment na ito. Ang paksa po na ating tatalakayin ay ano ang sabi ng Panginoong Hesus hinggil sa organisasyon. Ano po ang ugali ni Hesus hinggil sa organisasyon? Ang sabi sa atin sa Testimony to Ministers, page 26, ang liwanag ay pinakaloob ng kanyang espiritu na dapat may kaayusan at lubos na disiplina sa iglesia. Nang organisasyon ay kailangan, ang sistema at kaisan ay nagnahayag sa lahat ng mga gawa ng Diyos sa buong sansinukob. Ang kaisan ay batas ng langit at dapat ito ay maging kautusan ng bayan ng Diyos dito sa lupa. Malino po na ang ugali ng ating Panginoong Hesus ay si Hesus po ay Diyos ng sistema at kaisan. Mahalaga po ang organisasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Gospel Workers 487, ang lubos na organisasyon ay mahalaga. At sa CET 197, ang sabi po ang sistema ng organisasyon ay nagpapatunay ng malaking tagumpay. At sa parehong aklat, ang sabi po, wala sana ang mag-isip na ating itinatapon ang organisasyon. Ano po ang layunin ng organisasyon sa bahay ng Diyos? Ito po ay upang ituro at ihatid ang mga tao kay Kristo. Ang tunay na layunin ng organisasyon pangreliyon sa lupa ay ituro at ihatid ang mga tao kay Kristo. Ang sabi sa atin, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, sabi sa Juan 1:23. Ang isa pa po ay para sa layunin ng pangangaral. Ang Iglesia ni Kristo ay inorganisa para sa layunin ng pangangaral. Ang sabi po sa Christian Service, page 72. Ang pangangaral na ito ay nakasentro kay Kristo at siya na napako. At ang sabi sa Testimony Volume 1, 270, para maisagawa ang kaisan at disiplina. Liban na ang mga iglesia ay naorganisa upang isagawa o ipatupad ang kautusan, ay wala silang maasahan sa hinaharap. Narito po ang isang larawan na nagpapakita na ang dapat na mensahe ng isang iglesia ay nakapokus kay Kristo at siya na napako. Pansinin po natin, ang gospel order o Christian order ay si Kristo mismo. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 26 by A.T. Jones, ang sabi po, the Christian and New Testament order is Christ Himself in person, through and by the Holy Spirit, the head of the everyman personally and individually, not collectively through a centralized hierarchy. Ngayon po, napakalino po ang pagkakabanggit po ito. At sa parehong aklat din po sa page 26, ang sabi po, the Christian and New Testament order is God in Christ, the builder of His church, not Moses, nor some men in the place and name of Moses. At ang isa pa po ay para isulong ang iba't ibang gawain ng Panginoon. Ang sabi sa Last Day Events, page 46, as our members increased, it was evident that without some form of organization, there would be great confusion and the work would not be carried forward successfully. To provide for the support of the ministry, for carrying the work in new fields, for protecting both the churches and the ministry from unworthy members, for holding church property, for the publication of the truth, to the press and for many other objects, organization was indispensable. So malino po na napakalaga pala ang
organisasyon sa iglesia ng Panginoon. Ang sabi sa atin sa Medical Ministry, page 237, the Gospel Ministry is an organization for the proclamation of the truth and carrying forward of the work for sick and well. This is the body. The medical missionary work is the arm, and Christ is the head over all. Thus, the matter has been presented to me. Kaya po may meron pong babala po sa atin, sabi sa Gospel Workers, page 487. Ang ilan ay nagsulong ng kaisipan na habang nalalapit tayo sa pagkasara ng panahon, ang bawat anak ng Diyos ay kikilos na malaya sa organisasyong pangreliyon. Ngunit ako ay pinagtagubilinan ng Panginoon na sa gawain ito ay walang bagay na bawat tao ay magiging malaya. Ang mga bituin ng langit ay nasa ilalim ng batas. Bawat isa ay nakaka-impluensya sa iba upang gawin ang kalooban ng Diyos na sinusuko ang kanilang parehong pagsunod sa batas na kumokontrol sa kanilang paggalaw upang maisulong ang gawain ng Diyos ng malusog at matibay, dapat magpakalapit sa isa't isa. Pansinin po, ang mga lingkod ng Diyos ay dapat nakadepende sa ating Panginoong Hesus at sa organisasyon na siya mismo ang nagtatag, at hindi dapat maging malaya o independente sa kung ano na lang ang maisip na hindi nakabatay sa Bible, Spirit of Prophecy, at Faith of Jesus. Ngunit, anong uri ng organisasyon ang nais ng Panginoon para sa kanyang bayan sa mga huling araw na ito? Ang una po ay si Kristo ang leader o hari o pangulo. Ang sabi sa General sa Great Controversy, page 51, hindi nagbigay ng paywatig ang Diyos sa kanyang salita na nagtalaga siya ng sino mong tao na maging pangulo ng kanyang iglesia. Napakalino po. Hindi nagbigay ng paywatig ang Diyos sa kanyang salita na nagtalaga siya ng sino mong tao na maging pangulo ng kanyang iglesia. Malino po na ang, sa isang organization, dapat po si Kristo ang leader o hari o pangulo. Ang sabi sa Testimony for the Church, Volume 8, page 238, sinusulat ko ito na dapat malaman ng lahat na walang pagtatalo sa gitna ng mga Adventista del Septimo Dia hinggil sa katanungan ng pamumuno. Ang Panginoon Diyos ng langit at ng hari, ang ating hari, siya ang pinuno na panatag nating masusundan sapagkat hindi siya nagkakamali. Parangalan natin ang Diyos at kanyang anak na sa pamamagitan niya nakikipag-ugnayan siya sa sanlibutan. Kamalino po na ating Panginoon Diyos ng langit ang ating hari. Siya ang pinuno na panatag nating masusundan sapagkat hindi siya nagkakamali. So ang ating Panginoong Hesus po ang dapat na maging hari o presidente, pangulo ng isang iglesia. Pansinin po natin, sa Testimony to Ministers, page 342, ang sabi po ay, una atin sabi, si Kristo dapat ang pangulo o presidente ng kanyang iglesia o ng General Conference of the Seventh-day Adventists at hindi ang tao. Ang sabi sa Testimony to Ministers, 342, hindi pantas na pumili ng isang tao bilang pangulo ng General Conference. Si Kristo po ang dapat na maging pangulo ng kanyang iglesia. Pansinin natin po, nung panahon ng Israel, ang sabi sa unang Samuel 8:4-7, ang sabi po, nang magkagayon nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata, at kanilang sinabi sa kanya, narito ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon, lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil,
kundi itinatakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. Unang Samuel 8:4-7. Malino po na nung unang panahon ganoon din po. Gusto sana ng Panginoon na siyang gawing hari. Ngunit ang bayan ay nag-request na magkaroon sila ng sariling hari. Kaya po ang pagpili ng tao bilang pangulo ng kanyang iglesia ay pagtakwil sa Diyos mismo na siyang dapat ang leader o pangulo ng iglesia. Kaya po sa mga lingkod ng Diyos o 144,000, si Kristo po ang kanilang nag-iisang pangulo, hari, leader at pastor. Ang sabi sa Apocalypse 14 verse 4, ang mga ito'y ang nagsisunod sa kardero, saan man siya pumaroon. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, verse 14 by A.T. Jones, the head of every man is Christ. God, who put all things under the Savior's feet, gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. The church is built upon Christ as its foundation. It is to obey Christ as its head. It is not to depend upon man or to be controlled by man. Napakalino po ng iglesia ay nakatayo kay Kristo bilang kanyang saligan. At ito ay dapat sumunod kay Kristo bilang kanyang pangulo. Hindi dapat ito dumepende sa tao o makontrol ng tao. Napakalino po ang pagkakabanggit sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 14 by A.T. Jones. Sa pareho din po aklat, ang sabi po, the kingship of Jehovah, and that each one shall find God to be his king in the kingdom of God instead of any kingdom of men in the place of God. This is only what I'm preaching everywhere and what I shall continue to preach. Napakalino po. At ang sabi po sa atin sa isang aklat sa LS 472, sabi po rito ay ang organisasyong itinatag mismo ng ating Panginoong Jesus sa lupa at binuo ng mga alagad. Yun po ang dapat na maging organisasyon natin. Ang sabi po, the church instituted by our Lord and built up by His disciples in the first century is set forth as the divine model. Its prerogatives and authority are fully acknowledged and all its ordinances and memorials are observed. Strong emphasis is placed upon the value of gospel order and organization as revealed in the scriptures for the efficiency of the church in all its worldwide operations. So ang pinaka-pattern pala ng organisasyon ng Bayan ng Diyos ay yung katulad ng organisasyon na itinatag mismo ng ating Panginoon sa lupa noong panahon ng mga disipulo ng mga apostol. Sa first century, yun po ang pinaka-divine model na dapat na tularan natin. Ang susunod po ay ang organisasyon na nakabatay kay Kristo at sa kaisahan ng Kristiyano. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 27 by A.T. Jones, that is the Christian and New Testament order, and that it is in truth antagonistic to the organized work of the Seventh-day Adventist denomination. Cannot be denied so long as the organized work is confessedly and officially stated to be the Mosaic and Old Testament order. But so long as I believe in Christ instead of Moses and in the Christian order instead of the Mosaic order, as long as the Seventh-day Adventist denomination holds to Moses and the Mosaic order, this antagonism cannot be prevented. Christ and the Christian order must stand. Christ and the Christian order must be preached, and Christ and Christian order will prevail. Ang isa pa po ay ang organisasyon na itinatag mismo ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Ang sabi po sa atin, ang Iglesia, sabi po sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 27, A.T. Jones,
ang iglesia ito ni Kristo ay inorganisa mula sa kanya at sa pamagitan niya sa pamagitan ng banal na espiritu lamang. Yan po. Napakalino po yan. At ang mga backup biblical verses po natin ay sa Efeso 4:16-17, Colossians 2:19, 1 Corinto 12, verse 18. Ang isa pa po ay yung tinatawag nating flat organization na si Kristo mismo ang direktang leader. Ang sabi sa atin, ang organization na kailangan ng bayan ng Diyos ngayon ay ang flat organization kung saan si Kristo ang direktang leader ng kanyang bayan. Ang tinatawag na new organization na ipinagbabawal ng Panginoon ay ang centralized hierarchy o yung tinatawag na bureaucratic organization o tinatawag na pseudo-mosaic Catholic system na inadapt ng Seventh-day Adventist Church noong 1903. Nanawagan si Ellen G. White na huwag papasok sa new organization na ito. Ito po ang babala, ang sabi sa Selected Message Book 2, 390, "We cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth." Yan po ang babala na ipinakaloob sa atin ni Ellen G. White noong 1903. Subalit nakalulungkot po, noong 1903 ay nagbago ng organisasyon ang Seventh-day Adventist Church. Tinuligsa ni na Ellen G. White at A.T. Jones ang book na ito ng pangisawaan ng SDA Church. Ngunit sa halip na sumunod sa payo ng Panginoon, ay pinatalsik si A.T. Jones bilang ministro at binaliwala ang mga sulat ni Ellen G. White hinggil sa organisasyon na nais ng Panginoon. Yan po ang halimbawa po ng yung flat horizontal structure. Ang sabi sa articles at the An Appeal to Evangelical Christianity, page 30 by A.T. Jones, in 1901, the denomination was brought to the very threshold of the Christian and New Testament order. But instead of going on through the open door, fully into an evangelical Christianity, in 1902, the whole order was reversed. In 1903, this reversal was confirmed in General Conference, and now, as officially written and published, the denomination is openly and positively committed, for firstly, to the Mosaic order, but in fact, to the first steps of the papal order. Yan po ang pagkakambagin sa atin at pagkakapaliwanag ni A.T. Jones kung ano yung nangyari noong 1901, 1902 at saka 1903. Ang sabi pa po sa atin sa pagkapatuloy po sa page 26 sa parehong aklat by A.T. Jones, "In view of the truthful and clearly drawn distinction between evangelical Christianity on the one side and Catholicism and Popedom on the other side, it is high time that the Seventh-day Adventists should, with deep solicitude, be asking themselves whether they are really evangelical Christians or whether the system of professed organization with which you are identified and in unity is the evangelical order or whether it is the pseudo-mosaic Catholic system tending towards the papal." Ang isa pa po ay yung tinatawag nating ang organisasyon na hindi gumagamit ng pamamahala o pangungunang ng tao. Ang sabi sa atin sa Mateo 20:25-28. Datapat sila ay pinalapit ni Jesus at sinabi, "Nalalaman ninyo na mga pinuno ng mga Hentil ay nangagpapanginoon sa kanila, at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamalaan sa kanila. Sa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sinamang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sinamang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayun din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod
at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kaya po mayroong babala po sa atin, sabi sa Testimony to Ministers, page 279, Lording over God's heritage is under Satan's rule. Yung pamamahala o pagpapanginoon sa mga anak ng Panginoon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Yan po ang example po ng pagkakaiba po ng worldly system of leadership at saka yung servant leadership na nais ng Panginoon na makita sa kanyang bayan. At sabi sa atin sa Lumalinda Messages, page 84, ang kapangyarihan ng tao ay hindi dapat mamuno sa Iglesia ni Kristo. At sa aklat po ng An Appeal to Evangelical Christianity, page 16 by A.D. Jones, therefore, disagreement with church leaders to descend from religious authorities, even to occupy an attitude of antagonism to them, is never in itself any evidence of error or fault. No man, no association or combination of men ever has any authority because of any official position or place in the Church of Christ or in any church professing to be the Church of Christ. And when any man or set of men ever does have it in any church, it is because the church is of men only and not of Christ. The princes of the Gentiles, the heathen, exercise dominion over them, and their great ones exercise authority upon them. But it shall not be so among you. Among Christian, it is not so. And wherever it is so in any church, then just so far that is a hidden church, for it is only among the Gentiles that such things are done and allowed to be done. Napakalino po anong pagkakabagi po rito. At ang isa pa po ay yung walang control ng kapangyarihan ng tao. Ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog 151-152, nadaman niyang ni Pablo ang iglesia ay hindi dapat madalang kailanman sa kontrol ng kapangyarihan ng tao. Ang mga tradisyon at salibikain ng mga tao ay hindi dapat pumalit sayag na katotohanan. Ang pagsulong ng pabalita ng Ebanghelyo ay hindi dapat madlangan ng mga maling akala at kagustuhan ng mga tao anuman ang kanilang katungkulan sa iglesia. At ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 19 by A.T. Jones, Christ wants no power set over them that will restrict their freedom of his service, that he has never placed man as a ruler over his heritage, and that the true Bible religion will lead to self-control, not to control of anyone. So napakalino po na sa Iglesia ng Panginoon ay wala dapat control ng kapangyarihan ng tao. At sa Lumalinda Messages, page 83, sabi po doon, ang organisasyon na hindi sumusunod sa patnubay at direksyon ng tao, yan po ang gusto ng Panginoon. Yung organisasyon na hindi sumusunod sa patnubay at direksyon ng tao. Ang sabi po, ako ay inaanya na sabihin na ang gawain ng pagsunod sa patnubay at direksyon ng mga tao ay isang pagkakamali mula sa pasimula. At ang isa pa po ay ang mga lingkod ng Diyos ay wala sa ilalim ng pamamahala ng sinumang tao. Ang sabi sa Special Testimony Series B, number 2, page 46, ang aking mga lingkod ay wala dapat sa ilalim ng pamamahala o jurisdiksyon ng sinumang tao. Ang kanilang mga isipan ay pag-aari ko, sabi ng Panginoon. At ang isa pa po ay walang prescription kung paano gawin ang isang bagay. Ang sabi sa Evangelism, page 473, we believe fully in church organization but in nothing that is to prescribe the precise way in which we must work, for all minds are not reached by the same methods. At ang isa pa po ay si Kristo ang tuwirang patnubay. Ang sabi sa
Acts of the Apostles 303 hanggang 304. At ang bawat manggagawa sa kanyang gawain ay dapat magtamo ng pansariling karanasan sa pagsunod sa banal na leader na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At hindi sa tao titingin sa tuwirang patnubay na ang kanyang mga manggagawa ay dapat mahubog hindi sa mga isipan ng tao kundi sa larawan ng Diyos. Ang isa pa po ay si Kristo mismo ang nagkakaloob ng tungkulin at gawain na dapat gawin ng kanyang mga lingkod at hindi ng tao. Ang sabi po sa atin sa Lumalindan Messages, page 71, at makikita rin natin sa Testimony, volume 7, page 27, dapat bigyan ng pagkakataon ng ang Panginoon na ipakita sa mga tao ang kanilang tungkulin at upang gumawa sa kanilang mga isipan. Walang sinuman ang ibigkis ang kanilang sarili na maglingkod para sa isang taning ng mga taon sa ilalim ng direksyon ng isang grupo ng mga tao o sa isang tinukoy na sangay ng gawain ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon mismo ang tatawag ng mga tao tulad ng pagtawag niya noong una ng mga mapakumbabang mangisda. At siya mismo ang magkakaloob ng tagubilin hinggil sa kanilang larangan ng gawain at mga paraan ng kanilang susundan. Tatawag siya ng mga tao mula sa pag-aararo at mula sa iba pa pang mga hanap buhay upang magkaloob ng huling nota ng babala sa mga napapahamak na kaluluwa. Mismo ang Panginoong Jesucristo pala ang magkakaloob sa kanyang mga likod kung ano yung mga gawain na dapat nilang gawin. At huwag ipaubaya sa mga tao ang pagdikta kung ano ang dapat gawin para sa kanyang gawain. Ang sabi sa The Star of Ages 668, ang Panginoon ang magtuturo sa atin ng ating tungkulin tulad ng kusang pagtuturo niya sa iba. Kapag lalapit tayo sa kanya sa pananampalataya, sasabihin niya ang mga hiwaga sa atin ng personal. At ang isa pa po ay si Kristo ang sinusunod at hindi ang dikta ng tao. Ang sabi sa Lumalinda Messages, page 185, ang mga iglesia ay maiiwanang walang kapangyarihan kung sila ay tinuturuan na sundin ang mga dikta ng tao na may hangganan sa halip na sumunod sa pangungunan ng Diyos. Hindi dapat nilang madama na bago sila makisangkot sa anumang gawain, dapat muna silang humingi ng permiso ng mga tao. Inaanyahan ako ng Diyos na sabihin, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat sano pahalagan siya. Isaiah 2 verse 22. Hindi ba dapat ako kukonsultahin ang may hangganan at mapasok ng mga ahensya ng mga tao ba ang dapat kumontrol ng aking mga pinili? Iyon po ang katanungan ng ating Panginoon. At ang isa pa po ay walang sinumang tao ang itinilaga ng Diyos na maging diktador sa kanyang kapwa mga manggagawa. Ang sabi sa Lumalinda Messages, page 83, ang sabi po doon, walang sinumang tao ang itinilaga ng Diyos na maging diktador sa kanyang kapwa mga manggagawa na sinasabi sa kanila kung ano ang kanilang tungkulin sapagkat ito ay pag-aangkin o pagkapalagay ng isang mahina at nagkakamaling mga tao na dapat ay sa Diyos lamang. Walang higit na pinsala ang nagagawa sa ating mga iglesia kaysa sa turuan ng mga kaanib na tumingin sa kanilang mga kapwa at tao para sa patnubay. At ang sabi sa atin sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 14 by A.T. Jones, ang sabi po, many claim that a position of trust in the church gives them authority to dictate what other men shall believe and what they shall do. This claim God does not sanction. That is where I stand. And that is what I preach from the Bible, that a position of trust in the church never gives to any man or to any company of men any authority to dictate what any man shall believe, what or what shall he shall do. And when men in position in the church do make the claim, or when they act as if they made the claim that they have authority to dictate or to decide what other men shall believe or what they shall do, then I'm ready to say to all people, just as this book says, this claim God does not sanction. It is eternally right and I will hold it and preach it. Pansinin po, si Kristo lamang ang dapat sundin at magdikta sa mga lingkod ng Diyos. At ang
At ang isa pa po ay yung walang human machinery o makinarin ng tao, kundi ang banal na espiritu ang nasusunod. Ang sabi sa atin sa article sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 27 by A.T. Jones, ang sabi po, "What is needed by Christians and churches everywhere is not human machinery but the Holy Spirit in all that He is and in all that He is intended to be to the individual and to the church. And all that I am asking of preaching anywhere is that the place of the Holy Spirit shall be recognized in the individual and in the church, and that this place shall be given to Him wholly and absolutely." Napakalino po. At ang mga halimbawa pong ito ay tulad sa Gawa 22:21, Gawa 10:19-20, Gawa 8:26, at Gawa 9:11 na ang banal na Espiritu mismo ang nagdidikta sa kanyang mga lingkod. Ano po ang nangyari sa nagpapanggap na bayan ng Diyos? Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 22 by A.T. Jones. "But again, there came a falling away. Again, God as King was abandoned. Christ as leader and commander to the people and as only entitled to preeminence was set aside. Men loving to have the preeminence assumed his place. The Holy Spirit as sovereign and guide in and of the church was supplanted with the devising and machinery of men. Again, like all the nations." So, ayan po ang nangyari. Nasalip na ang Diyos mismo, ang direktang leader at commander ng bayan ng Diyos, ay pinalitan ito ng mga tao na siyang naging nagdidikta kung ano ang dapat maniwalaan ng mga kaanib nito at nagdidikta kung ano ang dapat gawin sa kanyang gawain. At ang isa pa po ay si Kristo ang tinig ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang sabi sa The Sorrow of Ages 183, nasaktan si Kristo na ang kanyang sariling mismong bayan na pinaglagakan ng mga katotohanan o orakulo ay mabibigo na marinig ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng kanyang anak. At sabi sa The Sorrow of Ages 468, hindi nila nakilala ang kanyang tinig sa mensahe ng kanyang anak. Pansinin po natin, bakit hindi nakilala ng mga Hudyo ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo? Sapagkat sila ay tinuruan na tanggapin ang mga turo ng mga rabay o mga leader ng iglesia bilang tinig ng Diyos, ayon po sa The Sorrow of Ages 617. Pansinin po na ang mga Hudyo ay nawaglit kasi tinanggap nila na ang tinig ng kanilang mga leader na tao bilang tinig ng Diyos. Ang makabagong Hudyo ay mawawaglit dahil itinuturing nila na ang tinig ng kanilang mga pastor at leader na tao ang tinig ng Diyos sa halip na si Kristo na masusumpungan sa Biblia, Spirit of Prophecy at Faith of Jesus. At ang isa pa po ay walang church manual o batas pang reliyon o resolution o constitution and bylaws na gawa lang ng tao. Ang sabi sa Testimony, Volume 7, page 27, "Casting off man's binding rules and causes movements, they will join the army of the Lord." At ang sabi po sa atin bilang patunay doon sa sinabi kanina, ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 17 by A.T. Jones, "There is no place for tradition, for men's stories and conclusions, or for church legislations. No laws ordained by ecclesiastical authority are included in the commission. None of these are Christ's servants to teach. The law and the prophets, with the record of his own words and deeds, are the treasure committed to disciples to be given to the world." At sa pagpatuloy po sa parehong aklat, sa page 18, ang sabi po doon, "In the leading that Christ has commissioned to me to teach, there is no place for tradition. There is no place for men's stories and conclusions. No place for any church legislation. No place for any laws ordained by ecclesiastical authority. None of these are Christ's servants to teach. Then what is the good and what is the use of your church legislations or constitution, laws, resolutions?
any of all of your laws ordained by ecclesiastical authority, none of these are Christ's servants to teach. Then by what right do you require that I shall teach such things? So, sa bayan ng Diyos, sa tunay na bayan ng Diyos, ay hindi po natin kailangan ng mga church manual, ng mga constitution and bylaws na gawa lamang ng tao. Ang ating pagbabatayan po kung anong sabi ng Panginoon na binabanggit sa banal na kasulatan sa Spirit of Prophecy by Ellen G. White at sa mensahe na pinagkaloob ng Diyos ng Panginoon kay E.T. Jones at kay E.J. Wagner. Pansinin po natin na ang mga lingkod ng Diyos ay sasalig lang sa kung ano ang sabi ng Panginoon mula sa banal na kasulatan, Spirit of Prophecy at Faith of Jesus. Ang isa pa po ay hindi kailangan ng pagbubotohan sa iglesia. Wala pong pagbubotohan o yung tinatawag nating suffrage o yung pagboboto. Yan po ay nakasulat po yan sa Acts of the Apostles, Tagalog 149. At ang isa pa po ay ang iglesia ng Diyos ay hindi international, hindi national o denominational, salib individual at universal. Sabi sa atin, sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 13 by A.T. Jones, the religion of Christ is neither international, nor national, nor denominational. It is individual and universal. And in every nation and in no denomination, as well as in every nation, he that feareth God and work righteousness is accepted with him. Ang sabi sa Upward Look, page 315, God has a church. It is not the great cathedral. Rather, is it the national establishment. Neither is it the various denominations. It is the people who love God and keep His commandments. Where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Sabi sa Mateo 18 verse 20. Where Christ is even among the humble few, this is Christ's church, for the presence of the High and Holy One who inhabited eternity alone constitute a church. Anama. So ang iglesia ng Diyos po ay hindi isang katedral o isang establishmento pang-national. At hindi rin ito denomination, kundi ito po ay mga tao na nag-umiibig sa Diyos at nag-iingat ng kanyang mga utos. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 13 by A.T. Jones, now as a matter of truth and fact, Christ never sent me nor anybody else to preach a denomination, nor to build up a denomination, but to preach the gospel and to build up Christians, and that is all that I shall ever do. So, ang pagkakatatag ng iglesia dito, hindi para i-build up ang sinuman o ituro ang tungkol sa denomination, kundi ipangaral ang ebanghelyo. Yan ang layunin ng iglesia dito sa lupa. Ipangaral ang ebanghelyo si Kristo at siya na nabaho. At tulungan ang mga Kristiyano na lumago sa biyaya at sa pagkaalam ng mga katotohanan. At ang isa pa po ay ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod at hindi ang otoridad ng tao. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 14 by A.T. Jones, the soul that is yielded to Christ becomes his own fortress, which he holds in a revolted world, and he intends that no authority shall be known in it but his own. So ang dapat pong manaig sa iglesia ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod at hindi ang otoridad ng tao. At ang sabi sa atin sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 14 by A.T. Jones, that plainly says all that I have ever claimed, that in soul that is yielded to Christ and he intends that no authority shall be known in it but his own. That is the everlasting truth. I know it, and I will everlastingly preach it everywhere and to every soul. And this in order that so far as in me lies the divine intent of the Lord Jesus shall be met. Napaka malinaw ang binabanggit po rito.
At ang isa pa po ay simulain ng paglingkod at hindi otoridad. Isabihin, kailangan masunod po ay yung paglilingkod at hindi yung otoridad. Ang sabi sa atin sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 16 by A.T. Jones, Christ was establishing a kingdom on different principles. He called men not to authority, but to service. The strong to bear the infirmities of the weak. Power, position, talent, education place their possessor under greater obligation to serve his fellows. To even the lowliest of Christ's disciples, it is said, all things are for your sake. So ang purpose pala ng tinatawag natin organization sa iglesia, yung maglingkod, magsilbi, at hindi ang otoridad. At ang isa pa po ay nakadepende lamang sa Panginoon at hindi sa tao sa patnubay. Ang sabi po sa articles, An Appeal to Evangelical Christianity, page 15 by A.T. Jones, it is the perfect truth of God that upon no finite being can we depend for guidance. And I am not going to depend upon any finite being, but only upon the infinite spirit of the infinite being for guidance. That is what I hold, and just what I preach, and I will do everything I possibly can by preaching the word, by prayer, and by instruction in every way, to have every soul to receive that infinite spirit and to depend on how to depend fully and only upon Him for guidance. Napaka-importante po na sa isang organization, dapat po nakadepende lamang sa Panginoon at hindi sa tao sa patnubay. Ang isang iglesia po ay sumusunod dapat sa kung ano ang nais ng Panginoon at hindi kung anong nais ng leadership na nasa mga tao ang sinusunod. Yan po, makikita natin, yan ang gusto ng Panginoon, yung tinatawag nating servant leadership, na ang mga nailagay ng mga leader ay hindi nagdidikta kung ano ang kanilang nais, kundi sila po ay mga alipin o mga lingkod na pinaglilingkuran ang mga kaanib ng iglesia. Ang sabi po sa atin sa parehong aklat po, page 25 by E.T. Jones, ang pagkakaisa ng mga kaanib ng iglesia ay nakabatay sa buhay spiritual or spiritual life, at hindi sa hierarchical unity or human organization unity or unity of association. Ang sabi po doon, spiritual life is a real tie of the members of the Christian community according to the evangelical system. Adhesion to the hierarchical unity represented by the episcopacy forms this tie according to the Popish and Catholic doctors. So ang ating pagkakaisa pala ay hindi sa hierarchical unity, kundi sa spiritual life. Ito ang dapat na maging basis ng pagkakaisa ng mga kaanib ng iglesia. At ang sabi po rito, sa pagpapatuloy sa parehong aklat po, page 27, the unity of this church and of the members thereof is the divine unity of the Spirit in the fellowship of the Father and the Son. Not an organization unity, nor a unity of association. Yan po, napakaliwanag po ng pagkakamali po rito. At ang sabi sa, at ang isa pa po ay yung gawaing tulad ng isinagawa ni Juan Bautista. Ang sabi sa Review and Herald, Volume 3, 555, March 29, 1898, we are inclined to think that unless an organized company of workers is sent to a field, the efforts put forth will be useless. We feel as if we must belong to some organization if we would accomplish good, but John the Baptist did not work on this plan. At ang sabi sa Bible Commentary, Volume 4, 1184, such a work as that with John the Baptist did is to be carried on in these last days. At ang sabi sa Special Testimony Series B, number 2, page 46, my servants are not to be under the jurisdiction of any man. Their minds belong to me. At ang isa pa po ay si Kristo mismo ang makakaloob ng mensahe na dapat ipangaral ng mga lingkod ng Diyos.
Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 17 by A.T. Jones, in the commission to his disciples, Christ not only outlined their work, but God, but gave them their message. Teach the people, he said, to observe all things whatsoever I have commanded you. The disciples were to teach what Christ had taught, that which he had spoken, not only in person, but through all the prophets and teachers of the Old Testament, is here included. Human teaching is shut out. Ang pagtuturo ng tao na nakabase sa tao ay shut out. So ang dapat na ipangaral, ang dapat nating ibigay na mensahe ay kung ano ang sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy, na mga mensahe na pinagkaloob ng Panginoon kay Ellen G. White at mga mensahe na pinagkaloob ng Diyos kina A.T. Jones at kay E.J. Wagner. Yung po ang mga mensahe na dapat natin ipangaral. At hindi yung nakatala na nakasaad sa tinatawag na SDA belief. Hindi po yun ang dapat natin ipangaral, kundi po anong sinabi ng Panginoon. At ang isa pa po ay ang Diyos ang punong magagawa at lahat ay gagawa sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Ang sabi sa Acts of the Apostles, Tagalog, page 209, ang Diyos ang punong manggagawa at siya ang nagtalaga sa bawat tao sa kanyang gawain. Lahat ay gagawa sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Nababayang siya ang gumawa sa magitan ng kanyang manggagawa. Nagaloob siya sa kanila ng talino at kakayahan. At kung susundin nila ang kanyang turo, puputungan ng tagumpay ang kanilang pagsikap. So, ang Diyos mismo po ang punong manggagawa. Siya ang dapat magdikta, siya ang dapat na gumabay at magkaloob ng mga tagubiling sa kanyang mga lingkod kung ano mga dapat nilang gawin. At hindi dapat ipagkatiwala sa tao ang gawain na dapat sa ating Panginoon. At ang isa pa po ay ang bawat manggagawa sa kanyang gawain ay dapat magtamo ng pansariling karanasan sa pagsunod sa banal na lider na si Kristo at hindi sa tao titingin sa tuwirang patnubay ng kanyang mga magagawa ay dapat mahubog hindi sa mga isipan ng tao kundi sa larawan ng Diyos. Ito po ay sa Acts of the Apostles 303 hanggang 304. At ang isa po ay gagawa sa ilalim ng pangunguna ni Kristo. Ang sabi sa Testimony to Ministers 485, the solemn work in which we are engaged demands of us a strong united effort under divine leadership. So ang dapat na sa iglesia po ang dapat nangunguna ay ang Diyos mismo. Ang dapat na nagpapaandar, ang dapat nagpapatakbo ng iglesia. At ang mga kanyang mga anak ay sumusunod lamang sa kung ano ang nais ng ating Panginoon. At ang isa pa po ay lahat ng mga kaanib ng iglesia ay magkakapatid. Walang clergy or at laity, walang religious titles na ginagamit tulad ng title na pastor at iba pa. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 26, religious equality subsists in the evangelical system. At ang sabi sa atin sa Mateo 23, verse 8, kayong lahat ay magkakapatid. Ang title para sa mga ministro o lingkod ng Diyos ay kapatid, brother or sister or elder, matandang kapatid. Ang titulong pastor para sa mga ministro ng Diyos ay paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kaya yung pong kapag gumagamit tayo ng titulong pastor sa mga ministro, yan po ay paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Ito po ay isang pagkakalarawan na ang ating Panginoong Jesus po ang ating pastor na dapat nating sundan at sila lamang ang may karapatan na lapatan ng titulong pastor. Ang mga tao po ay walang karapatan na lapatan ng titulong pastor. Si Kristo lamang po ang merong karapatan na lapatan ng religious title na pastor. Ito po ang apila sa bawat lingkod ng Diyos. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 6, 293, every man is to stand in his slot and place, thinking and speaking and acting in harmony with the Spirit of God. Then and until then will the work be a complete symmetrical rule. At ang sabi sa atin sa Testimony to Ministers, page 219,
under heavenly generalship, we may work in accordance with God's will, and success will crown our efforts. Give God a chance to work, and leave men to do whatever He wishes them to do to advance His work. At sa Testimony Volume 5, page 80, binangako ng Diyos na kapag ang mga pastor ay hindi tapat, Siya mismo ang mga siwa sa kawan. At sa Testimony to Ministers, page 300, gagamit ang Panginoon ng mga daan at paraan na makikita na Siya mismo ang nagpapatakbo ng renda sa Kanyang mga kamay mismo. Inaanyahan ko po ang lahat ng mga lingkod ng Diyos na sundan si Jesus saan man siya pumaroon. Ang maging tagasunod ni Kristo ay hindi kapareho ng umalib sa iglesia. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 278, I wish I could impress upon all the danger that they are in of losing heaven. Joining the church is one thing, and connecting with Christ is quite another. Ang pag-join, ang pag-anib sa isang iglesia, isang bagay, at ang pakipag-ugnay kay Kristo ay ibang bagay po. Magkaiba po ang kahit umanib ka sa isang iglesia, ngunit kung hindi ka nakakonek o nakaugnay sa ating Panginoong Jesus, ay hindi ka pa rin maliligtas. Kaya ang sabi sa atin, whoever wants to be a leader among you must be your servant. Kaya ang sabi sa Mateo 20:26. Mensahe po para sa 144,000. Ang sabi sa Testimony Volume 9, page 16, it is possible to give any idea of the experience of the people of God who shall be alive upon earth when a celestial glory and a repetition of the past are blended. They will walk in the light proceeding from the throne of God. Ang 144,000 pala ay lalakad sa liwanag na nagmumula sa luklukan ng Diyos. By means of the angels, there will be a constant communication between heaven and earth. Sa pamagitan ng mga anghel, magkakaroon ng patuloy na komunikasyon sa pagitan ng langit at ng lupa. At ang isa pa po, ang pangalan ni Kristo ang magiging kanilang watchword. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 17 by 80 Jones, Christ's name is their watchword, their badge of distinction, their band of union, the authority of their course of action, and the source of their success. Nothing that does not bear His superscription is to be recognized in His kingdom. Napakalaga po na sa Iglesia ng Diyos, ang pangalan ni Kristo ang dapat maging kanilang watchword. Yan po ang 144,000 po. Papakita ng Panginoon mismo ang direktang nangunguna at ang direktang namamahala sa kanyang mga likod. Ang sabi po sa atin, ang 144,000 ay nagkakaisa kay Kristo. Si Kristo ang kanilang sentro at object ng pagkakaisa. Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 23 by 80 Jones, in Christ the crucified one, in Christ and in Christ alone are believers ever united in the Holy Ghost. Kay Kristo Siya na napako. Kay Kristo at kay Kristo lamang ang mga mananampalataya ay nagkakaisa, ay napagkakaisa sa banal na Espiritu. At ang sabi pa po sa atin sa pagpapatuloy, sa pareho aklat, page 25 by 80 Jones, ang tali na nag-uugnay sa 144,000 ay ang tali ng spiritual na buhay o ang buhay ng pagiging masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos. May patotoo ni Jesus at may pananampalataya ni Jesus. The spiritual life is the real tie of the members of the Christian community. Kaya po, kay Kristo lamang po, dito tatayo ang mga lingkod ng Panginoon. At sa magitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa Kusang Bari, ito po ang kanilang magiging inspirasyon at magiging magkakaloob sa kanilang lakas para managumpay sa lahat ng sa kapangyarihan ng kasalanan.
at ang makapagwawasak lamang po ng kapangyari ng kasalanan ay ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At makikita niyo po itong larawang ito kung saan kapag tayo po ay nananalig ng gusto doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa burol ng Golgota, dito po tayo mananagumpay. At masisiguro ko po sa inyo na kapag dito po tayo nagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo, tiyak ang ating kaligtasan at tiyak na tayo magtatagumpay, magiging masunurin tayo sa lahat ng mga utos ng Panginoon at magtatagumpay tayo sa lahat ng mga pagsubok na darating dito sa mundo. Salamat po at sana po ay nakapagkaloob po kami ng magandang mensahe na nagpalakas at papalakas na ating mga mata. At sana po patuloy pa po natin na tangkilikin ang ating mga videos na ating pinopost sa YouTube. Ating pong pindutin ang subscribe button at ang notification bell, at ating pong i-share na, i-like natin at share para marami pang mga tao ang makinabang ng mga mensahe na ating ipinagkakaloob. Salamat po at pagpalain po kayo